Hi guys, good afternoon sa inyong lahat. In this video, actually guys, excited ako na magbigay sa inyo ng update. Kasi kung matatandaan nyo, last January is nanganak yung tatlong baboy natin. And ngayon, nakakagulat na ang bilis nilang maglaki yan. And kung maaalala nyo guys, nabanggit ko rin na ngayong March is 5 yung mga nganak natin na inahin. And ayun na nga guys, yung isang inahin is nanganak na. Kaya actually guys, sobrang excited ako pero gusto kong mas maging educational itong mga videos na nagagawa ko. Kaya bago tayo magkwentuhan guys, is unahin na lang muna natin yung mga additional na possible terms or words na pwede nyong marinig sa pag-aalaga ng native pig. So, umpisa na natin guys. Ang number one natin is mortality. Mortality, the state of being subject to death. Actually guys, ang pinakamadaling explanation lang dito is kung ilan yung namatay. For example guys, may namatay na dalawa. Ang sasabihin nyo lang dyan is merong dalawang mortality. Pero sa mga farm guys, ginagamit nila yung term na yan kasi kinukuha nila yung percentage rate ng mortality. Pero sa atin na backyard breeder lang is ganyan lang yung paggamit natin sa salitang mortality. So number two naman natin guys is maternal instinct. Maternal instinct, it refers to mother's moral or emotional compass around what's right and wrong in the raising of their children. Ang pinakamadaling explanation lang dito guys is yung tinatawag na mother care. Kasi makikita nyo naman guys kung alin yung mga inahin na magaling mag-alaga ng anak, kung gaano silang ka-protective sa anak nila. And yung iba dyan guys, kasi yung ibang inahin, kahit madaganan nila yung anak nila, wala silang pakialam. So ang pipiliin natin mga inahin guys is syempre yung maganda yung maternal instinct nila. Yung alam nyo na magaling silang mag-alaga ng mga anak nila. So, proceed na tayo guys. Ang number 3 natin is weaning. Weaning, the stage that comes after lactation, in which the piglets are taken away from their sow and normally proceed to eat only solid food and water. Ito guys, yung sinasabi natin na pagwawalay na binubukod na natin yung mga biik sa nanay nila. Tapos guys, ang pinapakain na lang natin sa mga biik, ako is gumagamit ako ng pre-starter hanggang mag-isang buwan sila na nakawalay. Tapos binibigyan ko rin sila ng mga fresh water kasi nga wala na silang milk intake galing sa nanay nila. Tapos guys, kailangan gumamit tayo ng pre-starter kasi yung pre-starter guys may halo pang gatas yan sa feeds. Na yan yung kailangan ng mga lumalaki nating piglets para mas makuha nila yung maximum potential ng paglaki nila. Then number 4 naman natin guys is post-weaning lag or weaning lag. Weaning lag, this is where changes in the weaned pig's intestinal biochemistry can contribute to diarrhea, weight loss, a decline in appetite, and reduced growth. Actually guys, ang pinakamadaling explanation lang dito sa weaning lag is ito yung epekto kapag hindi tama yung pagwawalay natin ng mga biik. Kasi guys, kailangan bago natin iwalay yung mga biik natin sa nanay nila is dapat malakas na silang kumain and uminom ng tubig. Kasi guys, kung maglalagay tayo kung sakali ng gamot sa kanila, is syempre sa tubig natin yan papadaanin. Kasi hindi naman ako guys mahilig talaga mag-inject ng mga baboy. Mas gusto ko yung pinapadaan sa pagkain lang nila or sa tubig. And actually guys, yung weaning lag, hindi naman yan common na nangyayari sa mga native pig. Kasi nga, ang native pig is malakas ang resistance nila sa sakit. Kaya hindi masyadong issue ang weaning lag sa mga native pigs. Usually na nangyayari ang mga weaning lag is sa mga puti, sa mga imported na baboy. Kung meron mang effect ang weaning lag sa native pig, is ang pinaka-common lang na na-experience ko is yung pagtatae or your scouring. Nangyayari lang naman yan guys kapag ka na-overfeed sila or kapag ka madumi yung environment nila. Halimbawa, madumi yung kulungan nila, hindi nyo regular na nalilinisan, actually guys, magkukos ng bakterya yan sa kulungan nila, siguradong magtatai talaga sila.
Pero kung magiging proper yung pag-aalaga nyo, eh kahit bagong wala yan guys, hindi nyo po problemahin. As long as talagang malakas na silang kumain at uminom ng tubig. Then number 5 natin guys is scouring or diarrhea. Scouring is a condition in which feces are discharged from the bowels frequently and in a liquid form. Actually guys, ang pinakamadaling explanation lang dito is napakadali naman is yung pagtatae. Yung wala silang tigil ng kakadumi tapos yung nilalabas nila is basa. Yan naman guys is madaling iwasan. Pag nakita nyo yung unang sign na nagtatae sila or malambot yung dumi nila, sa native pig guys, bigyan nyo lang ng saging. Tapos medyo ilesen nyo yung wet feeding nyo, gawin yung dry lang yung pagkain nila, is normally guys, nawawala naman yung ganyang pagtatae. Pero kung ilang araw nyo nang ginagawa yung ganyan at hindi sila gumagaling, pwede naman kayong gumamit ng antibiotic guys. Sa akin guys, pagka ganyan, ang ginagamit ko lang is Amroxicil. Straight nyo lang na 5 days yung tubig nila. Kada mauubos, lagyan nyo lang ng lagyan ng Amroxicil for 5 days. Usually, mawawala na yan. Actually, 3rd day pa lang, nawawala na yan. Pero mas maganda na ituloy nyo pa rin yung Amroxicil ng 4th and 5th day para masiguradong wala na talaga. Then number 6 naman guys is priming or conditioning for breeding. Priming, a substance that prepares something for use or action. Actually guys, itong priming, ginagawa ko siya before akong magpabulog ng inahin. Or actually, pagkawalay pa lang ng mga biik natin sa inahin is nagpa-priming na tayo. Ako guys, ang unang step na ginagawa ko sa priming is yun nga. Unang araw, hindi ko papakainin yung inahin. Tapos kinabukasan, papakainin ko siya ng halos kalahati lang sa normal na kinakain niya. Tapos lalagyan ko na ng pamurga yan. Ang ginagamit kong pamurga guys is Latigo 1000. Tapos guys, after ko na siyang mapurga, is papakainin ko na ng marami yan. Maraming usual sa common na kinakain niya. Para guys, makondisyon yung katawan niya para makabawi siya sa bumagsak niyang katawan. Kasi guys, nagpadede yan eh. Tapos guys, hanggang hanggang maglandi lang. Pagka naglandi na siya, ibalik nyo na siya sa normal niyang kinakain. Then number 7 natin guys is deworming or yung pagpurga. Deworming is the process of expelling intestinal worms or parasitic worm from the body by administering a medicine or drug. Actually guys, ang ginagawa sa deworming is tinatanggal nito yung mga bulate sa katawan ng baboy para yung mga kinakain niya is maabsorb ng katawan niya. Kasi yung mga worms na yan or parasites is nang-aagaw lang ng nutrients yan. Imbis na yung baboy ang nakikinabang sa nutrients nung pagkain na kinakain nila, is ayun nga, inaagaw ng mga bulate. Kaya dapat alisin natin yan sa katawan ng mga baboy. Take note nyo lang guys na hindi pwedeng purgahin ang mga buntis na baboy. Kaya dapat ginagawa nyo yung pagpurga sa priming. And sa mga fattening naman natin, ako monthly ko ginagawa ang pagpurga. Then ang number 8 naman natin guys is nesting. Nesting, the tendency to arrange someone's immediate surroundings such as a working station to create a place where one feels secure, comfortable, or in control. Itong nesting naman guys is normal na behavior na to ng inahin na native pig, na pag alam niyang malapit na siyang manganak is gumagawa na siya ng parang anakan niya. Yun yung sinasabing nesting. Tapos basta parang inaayos niya yung lupa kung saan siya komportable na makakahiga, kung saan siya komportable yung manganak. Mamaya guys, makikita niyo yung nesting na sinasabi ko, kasi nakita ko kanina yung isang inahin ko na malapit na siyang manganak, na nakita ko na siyang nag-nesting. Kaya yun yung magiging best example natin sa nesting. So, ayun lang muna guys yung mga terms na madadagdag natin sa pag-aalaga natin ng native pig. Again, yung itong mga terms na to is
para sa mga beginners lang, kung meron dyan na mga expert, isana mag-guide pa rin nila tayo para madagdagan din yung kaalaman natin sa pag-aalaga ng native pig. So ngayon guys, i-check na lang natin yung mga alaga nating native pig. Tingnan natin yung update sa kanila. Kung nakita nyo kanina, itong inahin na to, is nanganak na siya. Actually, ang inanak niya is 7, kaso nagkaroon tayo ng 2 mortality. Ayan, nakita nyo guys, nagagamit natin yung mga terms na nabanggit ko kanina. Eto guys, actually matanda na to, kaya ganyan na kaliliit yung mga anak niya. Naawa naman akong ikal, kasi sayang eh. Parang nakakaawa dahil napakinabangan naman natin siya. Tapos itong isa guys, yung may puti, ayan, winalay na natin yung mga anak niyan. Tapos ito naman guys, ayan, napabulugan na natin yan. Actually guys, halos lahat nung dumalaga natin, 8 yun. Halos lahat sila nabulugan na, 2 na lang yung hindi pa. Kasi nasa 7 months pa lang sila. Ako guys, nagpapabulog ako ng dumalaga or ng gilt. Gusto ko mga 8 months na para kahit papano develop na yung katawan nila, at saka para kahit papano magkaroon sila ng develop na maternal instinct. Ayan guys, oh. Ito guys, makabuntis na to lahat. Tapos yung isa dito guys, ayan kung makikita nyo, meron pa siyang tali sa katawan niya. Papaputol ko na yan kasi nakita ko na sumisikip na sa katawan niya. Yung nasa leg naman niya okay pa, kaya yung sa katawan lang ang tatanggalin natin. Ito pala guys yung binibigay ko kapag nakakakita ako ng mga biik na nagtatae. Yung dahon ng saging. Effective to guys. Lalo na kung ano, kung ibibigay nyo to tapos yung pakain nila is idadry nyo rin. Yung ilesen nyo yung water intake nila. Ayan, eto guys oh. Ayan, tatanggalin na yung tali sa katawan kasi nasusugatan na yung katawan ng baboy. Sana guys, yung mga ginagawa kong videos is mapulutan nyo ng aral kasi nakakahiya naman sa inyo kung nanonood kayo ng video ko tapos wala kayong natututunan. Sa mga susunod kong video guys, is susubukan kong maging mas informative pa. Lalo na para sa mga beginners. Para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga dapat nilang malaman bago sila mag-alaga ng native pig. Ako, advice ko sa inyo guys, kung gusto nyo mag-alaga ng native pig, is umpisahan nyo na kagad. Huwag na kayong masyadong magdalawang isip kasi mapapangako ko sa inyo guys na hindi sila ganun kahirap alagaan. Lalo na kung ang aalagaan nyo is konti lang muna. Ako, ang challenge lang sa akin ngayon dahil sobrang dami na nila. And syempre, ginagawa nating natural lang yung pagkain nila, is medyo mahirap yung source ng pagkain. Eto na guys, yung sinasabi kong nesting. Ayan o, kung makikita nyo, nagbubungkal sila ng lupa. Aayusin nila yan hanggat maging komportable na sila sa paghiga. Hanggat hindi sila komportable sa paghiga guys, is bubungkalin talaga nila ng bubungkalin yung lupa. At pag nakita nyo na itong ganitong sign guys, itong nesting is sign na malapit na siyang manganak. Kaya natutuwa ako dahil itong dalawa na to is parang sabay pa silang mga anak. Ayan guys, oh, nakikita nyo.
binubungkal niya yung lupa at saka niya hinihigaan. Tapos pinapakiramdaman niya kung dyan siya magiging komportable sa pwesto na yan. Pati itong isa na to, guys. Actually, itong dalawang inahin na to is magkapatid yan. Kaya wala naman duda na talagang possible silang magsabay. Ayun o, nakita nyo guys, hindi sila napapakali. Talagang ayos sila ng ayos ng nest nila kung saan sila manganganak. Sayang lang dahil medyo napaagay uuwi natin. Sana nasama na sa video na to yung mga anak nila. Pero no choice ako guys, mamaya kailangan ko nang ulit lumuwas ng Manila para makapagtrabaho. Talagang nakaka-uwi ako dito sa Bulacan para lang sa day off ko. Ayan, diyan ko lang sila nabibisita. Mabuti na lang din, meron tayong taong napagkakatiwalaan para mag-alaga sa kanila. Na talagang sanay na. Kasi guys, ako, 3 years na kaming nag-aalaga ng baboy. Kaya dumaan na kami sa mga trial and error. Kaya ngayon, medyo hindi na kami hirap. Lalo na sa market. Kasi before guys, nahihirapan kami sa market eh. Yung pagbuhay ng baboy, madaling-madali lang. Kasi nga, yung resistance nila sa sakit is talagang malakas. Madalang na nagkakaroon ako ng mortality dito sa pag-aalaga ng baboy. Talagang halos lahat sila nabubuhay. Tapos guys, ito na yung mga hinuli natin kanina for winning. Ayan. Actually guys, nagsabay na rin ako ng selection. Itong mga nandito guys is yung for fattening. Kung nakikita nyo yung brown na stripes na may puti sa noo, candidate sana yan for para gawing barako. Kaso as of now, hindi ako nagtatabi ng barako, buro babae lang talaga yung tinitira ko. Pero kung makikita nyo guys sa batch, ayan o, talagang siya yung pinakamalaki, mabilog siya. Talagang pwede siyang gawing barako. Pero sa status ng alagaan ko ngayon, is wala pa akong space para sa panibagong barako. Kaya ayan, sinama ko na lang muna siya sa fattening. Tapos guys, ito naman yung naunang batch na 5 piraso. Dito guys, hindi muna ako nag-selection kasi 5 lang naman sila. Hindi naman sila masyadong mag-aagawan sa pagkain kasi sakto lang sa kanila yung space. Pero yung 2 dyan is sure na gagawin kong inahin in the future. Yung 3 dyan is for fattening. Hindi ko siya sinama ron sa batch kanina guys kasi mas malalaki na to eh. Dapat marunong din kayong mag-per category ng size nila. Kasi madadaig ng malalaki yung maliliit eh. Lalong mababansot yung maliit kapag ka hindi sila nakakakain. Tapos guys, eto naman yung tinabi ko para gawing inahin. Ayan. Magaganda to guys. Kung makikita nyo, mabibilog talaga yung katawan nila. Tapos yung iba dyan, merong 12 and 14 yung bilang ng nipples nila. Yung iba guys, ginagawang basihan yan kasi sinasabi nila kung ilan daw yung nipples ng baboy is yun daw yung possible na maging anak nila. Actually ako guys, hindi naman ako maniwala na possible mag-anak ng 14 yung native pig. Pero sa akin, siguro ano na lang, siguro kung mas marami nga siyang nipples, baka possible nga na mas marami siyang ianak. Eh sa akin guys, lumagpas lang ng 8, pwede na eh. Tsaka minsan, mas mahirap din alagaan kapag kayong marami sila sa litter kasi nag-aagawa ng gatas. Kaya sa akin, yung average na 8 to 10 is sakto lang. Ayan guys, oh. Tapos guys, ngayong March, manganganak din yung mga aso ko kaya gumagawa na rin kami ng mga anakan.
kasi hindi ko inexpect na sabay na limang inahin ko yung magbubuntis ng sabay-sabay. Nakakatuwa nga guys, limang baboy tsaka limang aso ko yung mga nganak ngayong March. And guys, yung brown na stripes, ang ganda talaga. Actually, itong itim guys, pwede rin kasi lalaki rin yan eh. Ayan yung nasa gitna na yan. Ito guys, yung brown, no? Ayan o, ang ganda talaga. Tsaka ito, itong itim na to. Ayan. Mapapansin nyo, mabilog yung mga likuran nila. Gustong-gusto ng mga nagkukutsinilyo to guys. Ayan o. Kita nyo, ibang-iba yung forma niya kumpara sa mga kapatid niya. Ayan. Sana soon guys, makabenta tayo ng maganda para mapagawa na natin tong kulungan nila. Kasi napapabilis yung pagpaparami natin ng inahing kaso yung kulungan, hindi pa natin naaayos. Ito guys yung ginagawa namin kulung anakan ng mga aso. Kasi ito guys yung mga aso ko. Ayan. Lahat sila guys buntis. Yung tatlo dito, first time palang mag-aanak. Kaya medyo matrabaho pa yan. Pero yung dalawa naman sa kanila is proven na. Ito. Ayan, ang laki ng tiyan nyo. Tsaka ayan, ito yung pinakamatanda. Ayan. Yung nasa baba na yan guys, proven breeder yan. Kaso yung tatlo sa taas, mga dumalaga yan eh, mga first timer. Ito ang salarin. Siya ang nakabuntis dyan sa lahat na yan guys. Eto guys, ang sign na buntis sila lahat. Ayan o, kung makikita nyo, buong-buo na yung mga dede nila. Ayan. Sana guys, nagustuhan niyo yung mga videos na ginagawa ko. Actually, nahihiya ako at gusto ko pa talagang i-improve kasi wala talaga akong experience sa ganitong bagay. Pero para sa inyo guys, pipilitin ko na mas i-improve pa yung mga videos ko. Ito guys, yung mga rabbit ko. Ayan. May mga anak din sila. Tapos guys, bago ko umalis nung araw na to sa Bulacan, pagkabihis ko, sinilip ko pa rin yung dalawang nag-nesting. At nagulat na lang ako. Ito yung isa. Tapos ito yung isa, meron na siyang dalawang anak. Kaso guys, hindi ko na maaantay na mailabas niya lahat ng anak niya. Talagang kailangan ko nang lumuwas sa Manila kasi may work na ako bukas. So malamang guys, ito ang next content natin sa next video natin. Kasi sure na itong dalawa na to, siguro average ng 7 or 8 ang iaanak niyan, bawat isa. Tapos meron pa rin tayo na dalawa pa na mga anak. Kaya possible na 5 na yung makikita natin next vlog na may anak. Kaya sana guys, subaybayan nyo pa rin yung mga videos na ginagawa ko. And kung meron kayong mga question guys, comment lang kayo. Kung kaya kong gawa ng videos, is gagawan ko para magkaroon din tayo ng content. Kasi mahirap din pala gumawa ng mga content guys. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood nyo. And God bless sa inyong lahat. Sana guys, subaybayan nyo pa yung mga next videos ko. Maraming salamat sa inyo.